Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Lumikha si Pangulong Bongbong Marcos ng isang special committee na nagtatakdang mga laga sa karapatang pantao o human rights sa loob ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtugon at pagpapatuloy sa kasunduang pinirma ng Pilipinas at United Nations mula pa noong 2021. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Bumuo si Pangulong Bongbong Marcos na isang komite na naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao sa Pilipinas. Sa bisa ng Administrative Order No. 22, magkakaroon ng Special Committee on Human Rights Coordination na pangungunahan ng Executive Secretary, katuwang ang kalihim ng Department of Justice, habang nakaagapay naman bilang mga miyembro ang kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government. Ito'y matapos bigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtugon sa United Nations for the Joint Program on Human Rights o UNJP na pinirmahan noong 2021 sa pamamagitan ng pagpapalakas ng law enforcement at paglikha ng mga polisiya maging ang proseso sa paggamit ng hustisya. Ang komite ay nakatakdang mag-monitor at tiyakin ang epektibong implementasyon ng mga polisiya at programa ng pamahalaan na naglalayong pangalagaan ang karapatang pantao, lalo na ng mga persons deprived of liberty o PDLs, at maging mga individual na sangkot sa terorismo. Maliban dito, inaasahan ding manguna ang komite sa mga investigasyon at paglabas ng ulat kaugnay sa mga hinihinalang insidente ng paglabag sa karapatang pantao, sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Samantala, sisimula na ng Kamara ang plenary debates sa isinusulong na amyenda sa Rice Tariffication Law. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layo ng panukala na palakasin ang kompetisyon sa rice industry at mapababa ang bigas sa presyong abot kayang halaga. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Milky Rigonan. Sisimula na ngayon sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law na naglalayong maibaba ang presyo ng bigas. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang masusi at mabilis na pagtalakay ng Kamara para mapagtibay ang panukala sa ikalawang pagbasa sa araw ng Miyerkules. Ayon kay Romualdez, ang hakbang ay para mabawasan ang halaga ng bigas na malaking tulong sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mamahirap. Inaasahan na agad na pagsisimula ng debate sa sandaling i-endorso ng Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Quezon 1st District Representative Mark Enverga ang pagtalakay sa RTL amendments. Layunin ng substitute bill na palakasin ang kompetisyon at kakayahan ng rice industry na matiyak na may mabibiling bigas ang mga Pilipino sa abot kayang halaga. Kasabay ng pag-aproba ng komite ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na isa-certify niya bilang urgent bill ang panukalang amyenda sa RTL. Umaasang House Speaker na maisasabatas ang amyenda sa RTL sa Hulyo at maibaba ng hanggang 30 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Sa pagtaya, bababa ng 10 to 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas kapag naamyendahan ang Rice Tariffication Law. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino! Music.
Nakipagsanipwersa naman sa Meta, Google at TikTok ang Malacañang laban sa paglaganap ng fake news. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Rose Babiera. Nakipagsanipwersa ang Malacañang sa malalaking kumpanya sa bansa tulad ng Meta, Google at TikTok upang labanan ang fake news. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary for Digital Media Services Emerald Ridao, kailangang matuldukan na ang misinformation at disinformation sa internet. Sa ginanap na Tech Talks, sinabi ni Ridao na malinaw na lumalaganap ang mga paninira sa gobyerno at mga opisyal ng administrasyon. Kaya kailangan anyang magtulungan para labanan ito. Tinalakay din ng social media companies ang mga estratehiya kung paano mapapalakas ang digital defenses at naglatag ng mga pananaw upang matigil na ang fake news. Mahigit sa 30 milyong kilo ng mga basura ang nakolekta na ng DILG kasama ang mahigit sa kalahating milyong Pilipinong nakaisa sa kalinisan program ng kagawaran simula noong Enero hanggang Abril ngayong taon. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nasa 34.4 milyong kilo na ng basura ang nakolekta ng nasa 21,000 ng mga barangay sa buong Pilipinas mula Enero hanggang April 15 ngayong taon. Ito ay ayon sa isinagawang kalinisan program sa ilalim ng inisyatibo ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, matagal na umunong pangako ng pamahalaan na dalhin ang esensya ng bayanihan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paglilinis linggo-linggo upang matiyak ang kalinisan ng bawat komunidad. Samantala, nakapagtala naman ang higit 580,000 participants ang nasabing proyekto hanggang sa April 15 mula sa 20,000 mahigit na mga barangay na lubos na sumasailalim sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Aarangkada na sa Hulyo ang full implementation ng malawakang food stamp program ng DSWD. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Ilalarga na ang full implementation ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Hulyo. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, naging matagumpay ang 6 pilot implementation ng programa sa ilang mga lugar sa bansa. Ipatutupad aniya ang programa sa 10 rehiyon at 21 lalawigan, kung saan 300,000 pamilya ang initial na target na mabenepisyuhan ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Dagdag pa ni Punay na umarangkada na ang validation at registration sa mga benepisyaryo at kumuha na rin sila ng 1,000 validators sa implementation sites. Opisyal lang sisimulan sa May 26 ang car-free Sundays na nilagdaan ni Mayor Hany Lacuna sa lungsod ng Maynila. Gagamitin ang bahagi ng Rojas Boulevard sa ordinansang inilabas upang magamit ng mga residente sa recreational activities. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nilagdaan na ni Manila Mayor Hany Lacuna ang City Ordinance No. 9047 na nagpapatibay sa programang Move Manila o Car-Free Sundays by the Bay na formal nang sisimulan sa May 26. Sa ilalim ng ordinansa, ang kahabaan ng Rojas Boulevard mula Padre Burgos Circle hanggang Quirino Avenue ay itatalaga bilang car-free zone kung saan ang mga Manileño ay maaaring mag-ehesisyo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga sa pamamagitan ng paglalakad, jogging, pagtakbo, roller skating at pagbibisikleta. Layunin nitong mahikayat ang publiko na maging fit and healthy sa pamamagitan ng paglalakad at pagbibisikleta. Sa dry run nito, personal na nag-inspeksyon si Mayor Lacuna at Vice Mayor Yul Servonieto sa ruta ng Car-Free Sundays. Isasagawa naman ang nasabing Car-Free Sunday sa mga araw ng Linggo hanggang sa huling linggo ng Hunyo sa June 30. Inaabisuhan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta sa Quirino Avenue, Padre Burgos, Taft Avenue, Maria Orosa Street, Calao, MH Del Pilar Street at Bonifacio Drive. Bilang gabay ay mayroong mga signages ng nakakalat sa Rojas Boulevard para sa mga motorista tungkol sa nasabing Car-Free Sunday sa Maynila. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino!
Nagkabit naman ang Quezon City ng mga tactile pavers bilang gabay para sa mga taong may visual impairment. Ang iba pang detalye sa kaganapan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Isa na namang hakbang ang isinagawa ng lungsod ng Quezon para mapaigting ang kanilang pagiging PWD-friendly city. Kamakailan kasi ibinida ng QC government ang mahigit 35,000 pieces ng tactile pavers na ikinabit sa ilang lugar sa kanilang lungsod na magsisilbihan nilang alalay sa paglalakad ng mga taong may visual impairment o problema sa paningin. Pagmamalaki ng kanilang lokal na pamahalaan, una nang natapos ang paglalagay nito sa kahabaan ng northbound at southbound ng East Avenue. Ayon naman sa Parks Development and Administration Department ng lungsod, nakatakda ring lagyan ang walkways, parks, alleyways, directional islands, gaya din ang pocket parks, pedestrian corridors at plaza sa Quezon City. Sa ngayon ay patuloy daw ang installation ng tactile pavers sa Alley 22 at Elliptical Road. Nagsasagawa rin anya sila ng accessibility audit para masiguro na ang bawat pampublikong gusali at establishmento sa kanilang nasasakupan ay nagagamit ng mga PWD. Kung matatandaan, Agosto noong nakaraang taon sa pamumuno ng Philippine Blind Union, katuwang ang QC Persons with Disability Affairs Office, ginunita ang White Cane Safety Day sa Quezon City na dinaluhan ng daan-daang persons with visual disability gayon din ng mga advocate. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, PDP! Mabibili naman sa kabuuan ng Agosto sa kadiwa centers ng Pangulo ang bigas na nagkakahalagang 29 pesos kada kilo. Ang mga detalye pa sa balitang yan tutukan sa report na ito. Makabibili na ng nasa 29 pesos kada kilo ng bigas sa bubuksang kadiwa store ng National Irrigation Authority o NIA sa paparating na Agosto ngayong taon. Tinatayang nasa 100 milyong kilo ang inaasahang maibibenta mula sa mapoproduce na sabing buwan sa publiko. Ayon kay NIA Chief Eduardo Guillen, ito ay bahagi ng contract farming program ng ahensya na sumasakop sa mahigit 40,000 na hektarya ng lupa sa buong bansa. Dagdag pa ni Guillen, batay sa pagtaya, ang bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos kada kilo ay maaaring mabenta sa kadiwa stores. Hindi naman umano malulugi ang mga magsasaka sa nasabing halaga dahil sa pagsusuma ay nasa 10% lamang ang magiging production cost ng bigas at kahit doblehin ay may kikitain pa rin 100% ang mga magsasaka. Sa kasalukuyan, nagbebenta na ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga kadiwa center sa NIA dahil sa inisyatibo ng mga Irrigators Association bilang pasasalamat nila umano sa ayudang natatanggap nila mula sa pamahalaan. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Pambato ng Matanaw Davao del Sur, kinoronahan bilang Miss Philippines Earth 2024. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. And your Miss Philippines Earth 2024 is Matanaw Davao del Sur! Si Iron Mel Alfeche mula Matanaw, Davao del Sur ang tumalo sa 28 kandidata at may hawak ng titulo bilang bagong Miss Philippines Earth. Siya ang humalili sa pwesto ni Miss Earth Air 2023, Iliana Maria Aduana, at nakatakdang irepresenta ang Pilipinas sa Miss Earth 2024 na gaganapin sa Vietnam, bitbit ang hangaring mayuwi ang sana'y ikalimang Miss Earth crown ng bansa. Maliban sa pagiging educator, ang 24-year-old Davaoenia beauty queen ay isa ring military reservist. Heto at balikan natin ang kanyang winning answer sa tanong na what have you learned from your journey in the Miss Philippines Earth that you would like to share with the younger generations. As an educator myself, I need to educate the young ones, the children, to preserve and conserve our Mother Earth. And as aspirant Miss Philippines Earth, I will be a role model in protecting our Mother Earth. Always remember, if we work hand in hand together, we can create an environment for our better future. Thank you so much. Samantala, sa gabing iyon, si Miss Zamboanga del Norte Feliz Recentes ang kinilalang Miss of Philippines Air 2024. Pambato naman ang Oriental Mindoro na si Samantha Bugos ang kinoronahan bilang Miss of Philippines Water. Si Kia Labiano ng Zamboanga Sibugay ang nanalong Miss of Philippines Fire at Miss Philippines Ecotourism 2024 naman ang Batanggenia Beauty na si Ira Patricia Malaluan. Ginanap ang coronation night ng Miss Philippines Earth sa Bukidnon nitong May 11. Kung matatandaan, taong 2008, unang nasungkit ng pambato ng Pilipinas na si Carla Henry ang Miss Earth crown. Pangalawa si Jamie Harrell year 2014. Sa sumunod na taon, hawak naman ito ni Angelia Ong. At taong 2017, huli itong naiuwi sa bansa ni Karen Ibasco.
At yan ang The Better News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang Car-Free Sundays na formal nang sisimulan sa May 26 para sa mga residente o mga tao na sa Maynila na magkaroon ng space para sa kanilang recreational activities tulad ng jogging, biking, walking at iba pang exercise para sa kanilang kalusugan. Magandang inisyatibo kasi ito, suporta ng lokal na pamahalaan upang mabigyan ng ligtas na pwesto ang mga nagnanais na mag-ehersisyo at masuportahan din ang mga ito. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pag-arap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.